Nagpatupad ng color coding system ang Bigan City para matukoy ang mga lugar na lubang naapektuhan po ng malakas na lindol at hindi muna maaaring puntahan ng mga tao. At kabilang sa mga yan ay ang ilang kilalang mga heritage sites sa lungsod. Ang detalye mula kay Clayzel Pardilla. Clayzel. Aljo, hanggang tingin na lang muna ang mga turista sa ilang historical sites dito sa Bigan City. Isinailalim kasi sa Code Red ang dalawang makasaysayang tourist destinations dito sa lungsod. Gagamit na ng color coding system ang Bigan City local government sa pagtukoy sa mga labis na naapektuhan ng magnitude 7 na lindol. Isinailalim sa Code Red ang higit 300 taonang makasaysayan na Bigan Cathedral na itinuturing na UNESCO World Heritage Site. Kasama rin ang Bigan City Bell Tower na ginagamit na warning device ng LGU. Ibig sabihin, bawal itong pasukin, hindi maaaring gamitin at may banta ng panganib sa publiko. 15 establishmento naman ang nasa Code Yellow, partially damaged o may sira, ngunit pwede pang gamitin pero kinakailangang ayusin. Kabilang dito ang Bigan Public Market na isa sa ating binisita ngayong umaga. May bitak na ang mga pader at biga ng palengke pero patuloy ang operasyon ng mga stall. May takot pa rin naman daw ang mga nagtitinda sa palengke pero kailangan kumita at ituloy ang buhay matapos ang lindol. 24 naman ang nasa Code Green o ligtas sa publiko, kabilang ang mga elementary at high school dito sa lungsod. Ayon kay Bigan City Mayor Bonito Singson Jr., sila na yung mangunguna sa pagpapaayos ng mga establishmento na inilagay sa Code Red at Yellow. Naniniwala kasi si Mayor Singson na mga historical site ang mukha at simbolo ng Bigan City. Uunahing i-repair yung mga partially damaged hanggang matapos yung may mga pinakamalalang sira na dulot ng lindol. Yan na muna ang latest mula rito sa Bigan City, Ilocos Sur. Balik dyan sa studio.